Ito ang ating pinaghandaan. Ito ang ating pinaghihintay. Ang ruro ng tagumpay ni Kristo ay ruro ng tagumpay ng isang malalim ang pananampalataya. Sa pagbibigay ng magdadalawang ito, ipinahayag sa atin ang tunay na kadakilaan, kapangyarihan at pamamahal ng Diyos. Sa unang yugto, ipinahayag sa atin kung paano sa bigna ng kabalan, sa bigna ng kaniliman. Ipinangilinan sa atin, pinababatid sa atin, pinapayag sa atin na si Kristo ang tunay na liwanag ng buhay natin. Pinagbinayan ang bawat pagbasa na kung saan napakinggan natin kung paano nilalang ang tao. Napakinggan natin kung paano kumilos ang Diyos sa bawat buhay ng tao. Ng tao man ay naging maroko, ng tao man ay naging makasalanan, ng tao pinaramdam ng Diyos ang kanyang pagtanggap. Ipinaramdam ng Diyos ang kanyang pagpapatawad. Ipinaramdam ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Ating nabalikan ang kwento ng kaligtasan. Ang kwento na binaligtas ng Diyos na ipinangako niya ang kanyang bugtong na anak na ibibigay at iaalay sa bawat isa sa atin upang ating maramdaman, upang ating mapagsaluhan ang tunay na kadakilaan at kaligtasan. Sa binaligtas ni Jesus na pagpapakasakit, paghihirap, pagkapako, at pagkamatay sa krus ay hindi doon natapos. Hindi natapos sa pagpapakasakit. Hindi natapos sa pagdurusan. Hindi natapos sa pagdadalamhati. Kundi ipinababatid, ipinapahayag, ipinapakaramdam ang pinapakita sa atin na sa kabila ng pag-ira, na sa kabila ng pag-usa, na sa kabila ng lahat ng pag-awabang at kamatayan ay mayroong muling pagpabuhay. Kaya nga sa nakaranasan natin buhay ngayon na kung sa nilipapahin sa atin na lahat ng nakaranasan natin na sa ngayon ng pandemya, na sa ngayon ng lahat ng kalamidad, na sa ngayon ng lahat ng sakuna, hindi yun ang katapusan ng buhay. Matatapos ang lahat ng panghihirap. Matatapos ang lahat ng pagdurusa. Matatapos ang lahat ng kapighatian. At lahat tayo na namisa at nagbahagi sa paghihirap ni Kristo, sa pagdurusa ni Kristo, ay makakaranas ng buhay na walang hanggan. Makakaranas
sa misyon niya